dahil sa muling pagsasama ng dating mag-asawa at magka-love team na sina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Eh, ang mga aftershock, sila po ang laman ng lahat ng mga pahayagan. Ano naman kaya ang naramdaman ng ikalawang pamilya ni Sharon na legal ha, nung makita na nila ang pagbubunyi ng buong bayan sa kanilang mami na ang kasama ay si Gabby? Ang driver po ng biyaheng ito, Chris Aquino. Pinakamamahal naming kachika, lalo na po ang mga Marites sa iba't ibang dako ng buong mundo. Alam po namin, bumagsak na ang niyebe. Winter na po sa inyo. Ang sarap-sarap ng pakiramdam yung sinasabi nyo na kahit nagyayelo na sa aming paligid, umiinit ang inyong pakiramdam dahil sa maiinit namin chikat intriga, lalo na ang ating mga halakhakan. Tama, Romel? Tama! Ano mang panahon, narito po kami para magbigay ng kasiyahan. Tama! Wendell Alvarez, a.k.a. Barigutot ng showbiz. Siyempre, mainit talaga ang panahon dahil mainit ang aming mga opinion dito at mapapanood nyo lang yan dito sa amin sa Showbizlandia. At siyempre, mga kachika, wala pong ibang lugar yan. Dito lamang po sa inyong programa, aming programa, at ito ang Showbiz Now! Alam ko po ang inyong nararamdaman, kami rin po dito at ng buong bayan. Parang nagkaroon po ng matinding lindol dahil sa muling pagsasama ng dating mag-asawa at magka-love team na sina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Eh, ang mga aftershock, sila po ang laman ng lahat ng mga pahayagan, ng internet, ng lahat na, kahit saan ang kwentuhan, Sharon, Gabby. Sa buong social media, lahat tayo, huminto ang mundo. Pansamantala. Correct. At syempre, may bonus si Casey. Ay, naku, yun diba? Naman talaga. Yun. Ikaw nakapanood. Ikaw ang babangka sa issue na ito. Pero gusto po naming hatiin sa dalawang panig yung aming opinion. Ibibigay po natin yung mga kababayan natin, milyon yan, na naging maligaya po sa muling pagsasama ni na Sharon at Gabby. Pero sa likod po nun, meron din po siyempre sektor o grupo na hindi maligaya. Totoo. Nasaktan. Correct. Mm-hmm. Pero ang nasaksihan ko po nung gabi yon sa loob po ng MOA Arena ay talaga naman halos, wag nating lahatin, halos lahat, karamihan po ay nagbubunyi sa kanilang pagsasama. Talaga ang hiyawan talaga. Ikaw, ano masasabi mo? Hindi, inaano ko lang, bago magsimula pala, super ang traffic, may nag-post kasi nga, 5 oras daw sila mula Maynila papuntang MOA. Ang layo rin naman kasi. Sobra. Pero talagang traffic jam yan. Diba? Correct. Parang international artist, ano? Yes. Magpe-perform. Correct. Napuno talaga ang parkingan ng MOA at IKEA. Isama natin yun. Super puno. Alam mo, ikaw nandun sa loob. Kami, wala kami sa MOA Arena. Pero parang nandun din po kami. Hindi na po namin sasabihin kung bakit at paano. Basta nakarating po agad-agad sa amin ang mga nagaganap sa loob. Ang swerte. Una muna sa labas. Ano nasaksihan mo? Naku, sa labas talaga. Alam mo yung excitement ng mga tao. Yung makikita mo yung pag-asang makikita na uli sa personal ang dalawang mag-ex. Sa iisang intablado. Talaga makikita mo, naku, mapapanood nyo talaga. Nakikita nyo naman yung mga sa social media, unti-unti, di ba, nag-upload na. Makikita mo yung saya. Eh kasi naman po, 1981 po nagsimula itong love team na ito. At ngayon sa muli nilang pagsasama, sa iisang lugar, may bonus na ang kanilang produkto, si Casey Concepcion. Yun na nga. Diba? At nag-memory lane ng ano, ang konsertong ito. Alam mo, nakakataas ang balahibo yun. Ay, totoo. Yung pagsisimula pa lang eh, binalikan nila yung nakaraan. Mm-hmm. Kasi wala naman ngayon at bukas kung wala yung nakaraan. Totoo. Dapat talaga, ang laki-laki na utang na loob natin sa nakaraan. Lalo na po, ang love team ng Sharon Gabby dahil sila ang kinilalang number one. Pak! No, ganon. Diba? Kaya naman, Nay, nung unang labas pa lang ni Sharon, just, napakaganda ni Sharon ng gabi yun, ha? Oh, napakaganda! Correct. Pati yung mga damit niya, naku, talagang pinaghandaan. Super! Oo. At nang lumabas na si Gabby, Diyos ko, eto na lalo
nung dumobli na ang ingay ng mga tao. Dumadagundong ano, palakpakan, padyakan, higyawan, iyakan, lahat ang umiiyak. Lahat ang emosyon nandoon sa concert na yun. Ang kilig po ng bayan talaga yung pinalaganap nung gabi na yon ng October 27. Totoo. Grabe ano, napakatindi talaga. Yung una, syempre, maligaya po tayo dahil muling nagtagpo ano, ang dating mag-asawa na nagkaroon na ng kanikanyang buhay. Pero syempre, sa kabila po noon, meron din tayong iniisip. Ano naman kaya ang naramdaman ng ikalawang pamilya ni Sharon na legal ha, dahil ikinasal sila ni dating Senador Kiko Pangilinan at ng kanilang tatlong anak, di ba, nandyan. Ano sa palagay mo naramdaman nila nung makita na nila ang pagbubunyi ng buong bayan sa kanilang mami na ang kasama ay si Gabby? Siyempre, hatiri ng emosyon nila. Unang-una, natutuwa sila dahil ang kanilang ina ay namamayagpag pa rin sa kabila nila. Tama! Pero ang pangalawa, sa pamamayagpag ng kanilang ina, nalulungkot siyempre, ikaw naman. Oo, daba, parang naiwanan sa biyahe yung tatay. True! Di ba? Ikaw, ano ang naramdaman mo? Siguro, ang tingin ko lang, sabi ko, darating ba sila o hindi? Siguro, o baka nagbakasyon? Noon pa man, sinabi na lang hindi sila manonood na dapat lang na pinakamagandang desisyon po yan, magiging mas malaking insulto para sa kanila ang marinig ang pagpapalakpakan, pag-iiyakan, pag-iiyawan na ang ipinagbubunyi ay hindi sila kundi si Gabby. Totoo, naisip ko yun habang nag-iingay yung mga tao. Pero may sumisigaw na, kayo na lang sana! Isipin mo yun. Dinig na dinig namin yun. Sayang! Kayo na lang sana, di ba ganun? Kiss! Isipin mo, kiss! Labang tao, syempre. O ano nang pakiramdam mo kung ikaw si Senator na... Ito. Noong tinakpan ni Sharon ng black dress niya. Oo, yung ano. Yung pagtatagpo nila ni Gabby. Ano sa palagay mo? Nagkatuluyan ba ng halikan? Ay, parang siguro out of ano na lang yun. Respeto. Respeto. Oh. Kasama yun sa kanilang M&M, charot-charot na drama. Pero yung huli, yun ang totoo. Talaga dumampi na talaga. Cheeks lang naman yun eh. Sa pisgi lang naman yun. Kahit nga gusto ng mga tao sa lips, Diyos ko, parang anong gagawin? Hindi naman gagawin siguro ni Sharon yun bilang respeto sa kanyang pamilya. Correct. At si Gabby rin naman sa kanyang pamilya rin. At respeto kay Sharon. Tama. Diba? Pero ang talagang ako ha, ilang ulit ko nang pinapanood. Nung kantahin ni Sharon Cuneta po, mga kaibigan at mga kachika, yung ikaw. Ang ganda naman kasi ng lyrics ng kanta na yan. Eh, paborito diba? Pa natin yan. Paborito pa namin yan. Kitang-kita ko yung paghagulgol ni Sharon, lalo nung tumalikod, na tinatapik ni Sharon ang kanyang balikat. Na talaga makikita mo na nandun yung, alam mo yung pagtatagpo ng mag-ina na nagkaroon po ng pansamantalang tampuhan, napalitan ng tulay, nawala yung pader. Correct. Diba? Sinasabi nga ni Gabby, ang mahalaga sa atin, ma-okay na kayo. Makita ko lang kayo na okay na ako. Napakaganda. At saka nakita mo yung nananaghoy yung gustong pwedeng hindi na lang kantahin, magsalita na lang si Sharon para matapos sa yung Asia, pero dinaan na lang sa kanta. Pero ang ganda-ganda nung sinabi niya na firstborn niya ito, siya ang kumumpleto ng aking buhay. Yun ang gustong marinig ng ating mga kababayan para mapalis na po o mawala yung kwento ng favoritism. Correct. Yun naman yun, diba? At sa kanay, parang yun yung kaabang-abang lahat ng mga nanood. Yun yung iniintay nila na yung reaksyon, lahat-lahat nakita nila ng buong buo at ramdaman nila yung panghinayang, nagsisisi. Alam mo yung mga ganong emosyon? May nag-text nga sa akin eh, antin din ang pag-iyak ni Sharon. Sabi niya, chillax na chillax lang si Casey. Alam mo, si Sharon, alam niya kasi na meron din siyang nagawa na nakapanakit sa anak niya. Parang ganun, sa kanyang firstborn. Ganun naman, di ba? Kung sino raw ang umiiyak ng malakas, yun ang may guilt. Di ba? Ganun yun. Kahit sa namatayan, di ba? Namatayan. Ang lakas-lakas ng iyak ni ganito, may guilt kasi yan. Ganun. Guilty siya. Oh. Meron siyang hindi nagawa. Oh. At sa kabilang isang ina, di ba? Alam naman, unang-unang iyakin na si Sharon. Tapos yung sitwasyon pa, yun ang mga nangyari pa. Kaya talagang ramdam na ramdam mo talaga. Siya talaga inaasahan nating umiyak. Nung magyakap ang mag-ina at nagkaiyakan, Wendell, ano sa palagay mo ang naramdaman naman ni Kaki, ni Miel, at saka ni ano? Ay, siguro para sa akin lang siguro doon, eh, dapat matutuwa sila. Dahil? Oo, siyempre nagkaayos yung dalawa at matigil na yung ano, yung problema niya. Hukayin ko ang laman ng puso mo. Ano ang totoo mong naramdaman nung makita mong nagyakap yung mag-ina? Ano kaya ang sinabi ni Kaki at saka ni Miel? Kung sa saka ni Miguel? Kung sa totoo lang siguro, eh, di ba, hindi kaya inggit sila.
Di pikit, pag-inggit, pikit. Ayun. Diba? Kasi diba sabi mga ni Gabi, diba si Casey nag-rush pa galing sa ibang bansa para pumunta rin dito para umattend dun sa concert na yun. Mm-hmm. O kaya siguro eh. At bahagi siya. Diba? At saka siguro, siyempre yung magkapatid siguro, wala naman silang igaisipin dun eh, parang tatampo o maiinggit. O ibig sabihin ni nagaano yung parang naano sila, diba? Oo nga at okay, tapos na ano. Dahil ito yung hinihintay eh, nagkatulay na ano. Mm-hmm. Wala na ipader. Pero syempre, hindi po natin maialis sa isip ng ating mga kababayan, lalo na ng mga Sharonians, ang isipin na siguro nagsisiklab ang kalooban. Kinikaki. Yung Miel, hindi masyado nagpa-participate sa mga ganyan eh, di ba? Lalo naman si Miguel. Ay, Ed Mariel. Yung mag-ama ang laging nasa sentro. Si Kaki, diba? Mahanas pa naman yan. Mm-hmm. Matalak pa naman yan si Kaki. Ano ba? Ano ba sa palagay mo siguro yung iniisip niya ng mga, ano na, itong si Mami? Ano? Oo, siyempre ba kasi siguro na isipin ni Kaki siguro ano ba yan? Si Mami man lang, hindi mo lang kami pinilit na manood at pagsabihan na lang kami na basta manood lang kayo at wag na lang kayong mag-ano. Anong basta manood na lang kayo? O manood lang kayo sa ano. Tapos yung ibig sabihin, wag kayo gumawa ng highlights o kung eksena. Wag niyong agawin ang eksena. Yung eksena kasi eksena nito namin simula pang 15 years ago. 42 years yung hindi nila pagsasama ni Gabi. 1981 yun eh. O diba? Eto na. Siguro naman hindi kinapos ng pagpapaliwanag ang megastar sa kanyang mga anak. Diba? I'm sure. Kakambal ito ng trabaho ko, mga anak. Kumbaga, meron man akong gawin ngayon, hindi ibig sabihin na iniiwan kayo sa isang tabi. Kailangan ito dahil ito yung nakatakda. Kumbaga, nasa script yan eh. Correct. Tama. Saka, diba? Alam naman nila ang nanay nila, megastar. Mm-hmm. Hindi pwede basta-basta na lang na gano'n. Intindihin nila ang trabaho ni Sharon. Total, kung secured naman sila sa nararamdaman nila, okay yun kasi trabaho lang. Pero alam mo na yung nakakalungkot lang, no? Habang nagsasaya ang mga Sharon niya, talagang yung hindi talaga may iwasan. Yung may nabubuo, may sana, wag na, may walang nasisira. Diba? Pero hindi may iwasan yun eh. May kaniganyang pamilya na sila. Palagay mo, si dating Senador Kiko Pangilinan, ano nararamdaman nung panahon na yun? Siyempre, hindi nila may iiwasan ang mga vlogs. Ay, lalabas yun at lalabas. Makikita at makikita nila yun. Pero alam mo sa akin lang, dapat si Senator Kiko Pangilinan dapat nanood eh. Kasi intindihin niya ano, yun. Ano, sasaktan mo? Hindi, kasi intindihin niya. Ang sarili mo? At tanggapin niya, dapat sports siya na tao. Oh. Kasi artista si Sharon eh. Bago pa lang man sila nagkakilaw, bago pa man sila nagpakasal, artista ni si Sharon. At may Gabi Conception na. At may Gabi Conception na. At may Casey na. Alam niya yun na may anak na silang dalawa ni Gabi Conception. Dapat, diba, bilang isang politiko, dapat diba, ano ka eh, nung sports ka na tao, tanggapin mo yung ano eh. Pero diba? Siguro sabi nga, for delikadesa yun. Oh, at saka ako naman, hindi ko gustong makita na nandun ang isang tao na kahit ano pa pong biling-baligtad ang gawin natin, siguradong masasaktan lalo na kapag nakikita na niya ang pagbubunyi ng ating mga kababayan tungkol sa kanyang asawa dun sa dating asawa. True. Di, ano yung self-destruction? Oo. Kaya diba, tama masyado siyang masasaktan. Correct. Yun naman ang akin dun, di ba? Oo, tama rin naman yun. Kasi ikaw ba, kung mahal mo, bakit mo ilalagay na kung saan masasaktan? Mm-hmm. Di ba? Dapat iiwas mo. Palagay ko si Sharon naman ipinaliwanag na maayos sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak, yung maaaring mangyari. At pagka nasa entablado na, wala na rin control. Correct. Diba? Tsaka kitang-kita naman natin, sinungaling po ba kami kung sasabihin namin na yung kilig eh, nakita rin naman namin kay Sharon. Totoo. Oh. At si Gabi, kilalang kilala si Gabi. Ay, magaling yun. Magaling sa ganyan. Correct. Maitatago ba natin yun? Oo. Ang maganda dito, pagkatapos ng matagumpay na ito, tapos may okada pa, mayroon pang Cebu. Sundan ka agad ng pelikula habang mainit ay, pa. Nararamdaman diba? Ko yan. Uh-huh. Kasi andun lahat, andun ang Viva, diba? Andun ang GMA. Mm-hmm. Pinunod na siguro yung isip na, ay, pag hindi ito nag-click, ang ibig sabihin, tapos tapusin na ito dito. At isa lamang po ang napatunayan ng tambalang Sharon Gabi, Gabi Sharon, mula noon hanggang ngayon, sila pa rin po talagang tambala na nangunguna sa kanilang hanay. Sa kanilang hanay. Sige nga, mag-entablado nga si William Martinez at saka si Maricel Soriano. Ay, so paano? Si Snooki Serna at si Albert Martinez. Hindi nila. Sa MOA ba kailangan yan? Hindi nila kakayanin yung ipinakita na ebidensya ng Sharon Gabi, Gabi Sharon. Sila pa rin talaga may hawak ng trono. Yun. Diba? Kaya wala tayong ibang masasabi kundi congratulations. Diba naman? Yeah.
Sharon Cuneta, Gabby Concepcion, Casey Concepcion, at ang kanilang mga Sharonians, Gabinians, mga Sharon Gabby fans, congratulations! Woo! At eto na tayo. Napaka-controversial po talaga nitong segment na ito. May tumawag na nga sa akin eh. So eto na naman, magsisimula na naman po tayo ng ating laro. Bibiyahin na naman po tayo kung saan tayo patutungo. Bahala na po magdadrive nito, di ba? Correct. May tumawag na isang artista sa akin. Ba't hindi mo isinama si ganito? Eh hindi na rin nakilala to ng nanay niya. Meron din tumawag. Ay si ano, di ba? Parang puro retoke na yung mukha. Ba't hindi nyo isinama? Sabi ko, kapag isinama namin lahat ang mga nagpaayos ng itsura sa Showbiz Now na, baka wala na kaming ibang matalakay. Baka maubos na ang aming panahon sa dami nila. Sa pag-iisa-isa sa kanila. Dami-dami. Correct. Yung mga bago-bago lang na konti ang isama. Okay. Ang tutumbukin po namin sa pagkakataong ito sa ating biyahe, alam naman po natin na kanikanyang ugali meron ang mga artista. Merong masayahin, merong bugnutin, meron namang sa umpisa pa lang, laging nakasimangot. Kaya tinatawag po silang mga simang. Ay. Maldita, suplada, simangotera. Ayan. At kung ano-ano pa pong katawagan. Okay. Anong sasabihin mo, Romel? Tara na! Patay na! Now na! Biyahe na po tayo. Okay. Woo! Ang driver po ng biyaheng ito, papangalanan namin, tsaka yung konduktora. Ang magmamaneho po nito, Chris Aquino. Ay! Why? Just number one. Number one. Siya talagang, sa bagay, talagang pwedeng-pwede siya dyan kasi hindi siya pwedeng tagasunod. Siya ang dapat masunod. Siya ang masunod. Okay. Yun naman ang gusto niya, lagi siya masusunod. Okay. Okay. Sino ang ating konduktora? Ay, syempre, kung andyan ang Chris Aquino, isama natin ito talaga namang newborn, baguhan, pero talagang mararamdaman mo ang ano niya, ang kanyang pag-ismid at pag-dedma sa mga reporters. Oo. Sino ito? Ay, syempre, walang iba kundi si Julia Barreto. Okay. Yan po, pinangalanan na namin, ha. Nagmamaneho, konduktora. Sino ang unang-una mong ibibigay na si Mang Otera sa paraan ng blind item? Ayan. Siyempre, yung sasakay, yung uupo doon sa likod ng driver, ito siya yung female young actress. Female na actress Parang maano siya eh. Middle of the road. Masyado siyang anong tong babaeng ito eh. Mapili, at saka mahanas, yung mas palaging, parang talking, pikon. Pikon. Lagi yeah. Nakasimangot din to eh, no? Mamaya natin bigyan ito ng clue. Kasi isang clue lang ang sasapat sa kanya. Kilala na siya. Diba? Sino ang kasunod? Naku, ang kasunod. Ay, ito rin. Ito rin, namimili din ito ng kausap. Maraming na nakakapagsabi. Yung pag gusto niya lang ikaw, sasagutin kanya ng twasto. Pero, laging nakasimangot. Correct. At saka marami itong hanas, diba? Sa mga bagay-bagay. Dito nga nagsimula yung hugot, diba? Ah, parang sausawera. Correct. Mamaya po natin bibigyan ng clue. Ang kasunod naman po na ibibigay ko, ito wala pa itong karapatan na magpakasimang eh. Wala pa siyang karapatan magsimangot, magmaldita, magtaray. Wala pa naman siya napapatunayan. Diba? Ewan ko ba dyan? Oo nga, tsaka wala siyang corona, no? Alam mo, itapon muna natin siya sa ilog o sa dagat. Ay, pwede, kasi no? Ganoon naman ang pagkain sa kanya. Okay. Kasi mamaya po ang mga clue, ha. Susunod. Ito siya, hindi naman natin siya matatawag na young actress. Hindi naman natin siya matawag may nilundagan eh. Doon siya pumunta sa ano. Ay, diba susunod ko, dapat oh, eh. Kala yun na yung akin. Sige, tuloy mo na. Ito siya, hindi natin siya matatawag na young actress. Hindi natin siya matatawag na talagang proud kasi wala pa siyang napatunayan eh. Wala pa siyang may hawak na trukiyo. Pero ang problema rin ito sa kanya, masyado siyang maingay. Gusto niya kasi attention. Attention getter. Attention. So gusto niya. Alam mo, tatandaan mo lang, pag yan ang binibi mo, dyan na tayo malapit. Na dapat eh. Ibalik niyo ako sa Pilipinas! Diba? Okay, mamaya ang clue. Ang gusto nito, attention. Oo, mamaya, okay. Yung nilampasan niya. Yung nilampasan niya, eh, ito naman talaga. Eto, baguhan lang ito as in. Pero umiingay ng umiingay. Kasi unang-una,
binabash na to dahil sa kanyang kalakihan. Tapos napapanood na, ay, hindi na natin siya napapanood. Alternate na natin napapanood to. Sayang to, kasi maganda pa naman sana yung pinagmumulan niya. At meron, alam natin na bigyan ng tamang proyekto, magiging maayos ito. Bakit ayaw nyo kay Cassie? O, ako papangalanan ko na. Si Mang Otero din itong batang to. Bakit kaya? Hindi ko alam. Si Carmina naman, magiliw naman. Si Jore naman, kumikibo. Pero bakit itong si Cassie Legazpi lagi nakasimangot? No? Oo nga, mali eh. May mali. Parang ayaw nyo sa kanya. Ayun, yun nando sa gawing kanan. Ito gusto ko to. Tahimik na ang kanyang love life. Pero talagang ito, talagang kilalang kilala to sa studio nila. Talagang ganyan talaga yun. Nakaganyan lagi yun. Parang may iniisip na hindi mo maintindihan. Kaya lahat ng mga taong lumalapit sa kanya, hindi siya ma-approach. Paano kasi? Nananan siya. Ito ba yung may asawa na? May asawa na ngayon. May mga anak na? May mga anak na. Okay. Magaling na artista. Pero nawawala na nga siya. Sumpungin. May sumpung. Kura. Si Mang Otero din, di ba? Sayang din talaga ito. Itong isa pa. Ayan. Ito, ano to eh, conditional yung pagiging si Mang Otero niya. Pag meron siya talagang ayaw sa anumang narinig niya o tao na nag-tridor sa kanya, sumasagot siya. Ay, ito na yung dumidepende. Pero magiliw din to. Magiliw ito. Kahit nandun siya sa isla, di ba? Correct. Kahit nandito siya sa Maynila, mabait to eh. Correct. Pero lumalaban ito. Yun naman ang gusto ko dyan sa babaeng yan. At magaling umarte. In fairness, may karapatan. Oo. Okay, balik tayo. Yung driver natin, bakit siya naging driver? Di ba may sakit na siya? Kasi di ba alam mo naman yan, mahanas yan at saka mapagpatol sa lahat ng mga bagay. Kahit anong mapa-issue ng politika, mapa-issue ng showbiz, gusto niya siya kasali siya at gusto niya palagi sa pag pinag-uusapan, nandun siya. Kasi nga si Sharon ang trending. Ay, sumabay. Oo. Kailangan talaga mag-ingay din siya. At saka kinakailangan talaga sa driver makwento. Ang galing magkwento. Para hindi makatulong. Kaya lang, kaya niya physically yung pagmamaneho ng mahabang biyahe. I'm sure kukuha siya ng ano. Kasi mayaman naman yun, di ba? Hindi, kaya mayroon. Sabihin niya doon sa driver niya, you drive for me. Hindi, siya ka dapat ang nakatotoka eh. Hindi, mayroon namang sasakyan nga ano ba yun? Matik. Ba yun? Matik, di ba? Yung galang-galang pa lang. Kahit pa, utak mo, pati physical. Siguro sasabihin na lang niya, no, we're not going na there. Here na lang tayo. Oo, I don't want to drive na. I'm so pagod na. Yun lang ang sasabi ni Chris Aquino. Yun lang. Diba? Eh, yung konduktora naman na si Julia Barreto. Ay, yung Julia Barreto, kilala naman natin ang personalidad nun. Kapag gusto niya sabihin, dito ka umupo, dyan ka upo, hindi pwedeng lumipat kasi may upo dyan. Ganon siya. Katulad ng interview niya, diba? Kung ayaw niya sagutin, sasagutin niya. At kung sasagutin ko, pabalang. Oo, madam, this is not the right place to talk about that. Yun na. Ano pa ba? Ganon, diba? Nako, may pinagmanahan ito. Yung una mong ibinigay na malditang young actress. Nako, ito siya. Matindi ito eh. Masyadong madaldal, masyadong mapag-ano ng ano. Yung ibig sabihin, matanim. Di ba matanim siya ng mga kung ano mga sinasabi niya? Oo, mga hugot niya. Mga hugot niya, grabe. Ito siya. Wala na siyang karera dito sa ano eh, sa Pilipinas eh. Eh wala rin naman siyang karera sa ibang bansa. Eh pumunta nga siya doon, 'di ba? Sabi niya nga, pumunta siya doon sa Hollywood, pero sinabi niya hindi ito yung Hollywood. 'Di ba? Second Hollywood ang second Hollywood ang gusto niyang puntahan. Sa isang salita na lang natin siya ipakikilala. Walang utang na loob. Yun lang. Okay, yung kasunod. Ay, ito yung sinasabi ko kanina, na panayhugot, nakilala natin siya sa panayhugot niya. Bakit siya humuhugot? Kasi yung mga nagdaan na mga ginawa sa kanya, doon siya humuhugot ng mga sinasabi niya. Nasaktan eh. Sobra. Woman scorned, ika nga natin. Pero bilib ako sa kanya, napakamaalaga niya sa anak niya. Kaya nga hindi siya alaalaga niya. Kaya nga hindi siya tumatanggap ngayon ng mga proyekto dahil sa anak. Totoo, sa totoo lang, bibihira yung mga artista na talagang hands-on. Parang si Jesse Mendiola, ang galing-galing mag-alaga ng anak, bantay sarado. Ito rin, itong si Mang Oterang to. Ang nakakalungkot lang dito, baka kaka-hands-on niya sa dami-dami ng artista, mahirapan na siyang makakuha. Yung absence kasi. Pero mas matindi yan eh. Mahilig mag-smith at saka pag hindi kanya tayo, hindi kanya mabasingin. Matalak, may pagkabalita. Matalak. Ako na, doon sa isa. Yung sinabi ko po kanina, mga kachika na wala pang karapatan para siya ay magtaray, magangas, at kung ano-ano pa. Wala pa po siyang napapatunayan, di ba? Kaya yung ugali niya, talagang
ano eh, kakaiba, maraming may ayaw sa kanya talaga dahil hindi pa man nakikita na talaga yung ugali niyang yan. Lundag nang lundag to, di ba? Lundag niya. Iniwan tuloy, iniwan. Ano nga sabi? Kakainiwi katawi, tatapong may ulo niya. Di ba? Tapos sinagpaano pa rin, tubulong sa kanya, tinabla niya. Pag wala pa napapatunayan, huwag muna maghanas-hanas. Ayun. Magpatunay muna. Di ba? Okay. So, ang susunod, syempre napakilala na kanina yung isa. Napakilala mo ikaw, na eh. Ikaw. Ito na. Ay, yung kasunod na nang pinakilala mo. Alam mo ito, yung sisunod namin na sinasabi ko kanina na hindi siya young actress. Ito siya, Picon. Pero mahilig siya mang prank. At mahilig siyang mampikon. Oo, mampikon. Ayun pala ang problema, may kasabihan na pala, ang taong pikon pala, yung madaling mainit ang ulo, ganito yung ugali niyan eh. Bakit ang hilig-hilig niya makipagpikon ng tao? May sige, bibigyan ka namin ng airtime! Hilig-hilig siya makiprank ng tao. Di ba? Pero pag siya pala prinank, nagagalit siya. Ano ba kasi itsura niya? Naku, ang itsura niya, hindi na nila makilala ito. Ang kaliit ng ilong niya. Kumitid ng todo. Paano kung may dumi yung ilong niya? Ay, hindi na kasi ito. Yung ano na lang. Q-tips na lang. Oo, yung may... Susungkitin na lang ng cotton buds. Johnson buds ba yan? Oo. Yan, ganyan. Yung buds. Yung buds. Diba, yung ganun na lang. Alam mo ito, nakatrabaho ko yan eh. Ay, diba? Oo. Sige. Sige ulit. Ito na ba yung chance? Ito na ba yung chance? Sige, ito na chance, aling. Oo. Hindi naman talaga marunong ano yan ay makasama. Oo nga. At saka lagi nakasimangot. Mm-mm. Makasimangot lagi. Ang katwiran, nirelease daw siya sa taping alas 4 noon ng madaling araw. Ay, pagod. Tapos taping na naman daw alas 9 ng umaga. Ay. Eh, ba't tinanggap mo? Bakit kumukuha ka ng trabaho? Wala ka palang pahinga. Tapos idadamay mo yung mga katrabaho mo, nakasimangot ka. Ay, nako. Buti na lang. Dismissed! Okay. Class dismissed! Okay, susunod! Yung susunod, eto naman, eto gusto ko ang pagkasimang niya. Gusto ko to, kasi yung pagkasimang niya, nag-iisip kasi siya kung paano niya atakin yung umaatake sa kanya. Mm. Diba? Eto yung ano niya, personalidad niya. Sino ba yan yung dito o yung baba? Eto, ay, yung baba. Diba, ganun siya, madalang itong magsalita, pero pag nagsalita ito, wasak. Sisirain niya yung sinabi mo. May saysay. Oo. Tsaka, gusto ko yung pagiging tahimik niya. Gusto ko rin siya pag nagsasalita, kasi lumalaban lang siya pag nasa katwiran siya. Yun ang gusto patas sa buhay. Eh, yung sa kanan. Ay, yung sa kanan. Wala kang maririnig talaga dito. Kahit na mga, buong iniiwasan na siya ng mga... Facial expression na lang. O, diba? Wala... Kasi raw, kapag nasa lubong, nakaganon lang. Mm. Oo, nakasimang. Diba? Kala mo daw, pag dumadating sa taping o shooting, walang nakikita. Mm-hmm. Wala raw nakikita. Baka, hanggang ngayon, naaalala pa rin niya yung nakakalungkot niyang nakaraan. Ay, lulong. Ibigay na natin sa kanya yon. Pero sana, matuto siyang mag-adjust sa kanyang mga katrabaho. Lalaki na simangot, may kilala ka? Ikaw, may kilala kang simangotero? Ay, parang... Aktor? Parang meron din. Mayroon na. Wala naman siya karapatan magsimangot. Pero, ano yun, diba? Ang dami Deadma. Na... Deadma din yun, diba? Kahit anong sabi sa kanya na, ganito ka. At saka sumasagot yun, grabe. Ang tindi makisaw-saw nun. Hindi mo lang kilala. Ay nako, lalo na mawalang karapatan yun. Singkit na nga ang mata niya. Wala pa siyang nakikita. Ay nako, mag-diet ka na lang, aman. Okay. So alam niyo na. Ayun na. Ay nako, nakakaloka ito. Ito na, nagagaganyan na naman sila Tito Manny Garcia, sila Boy Sigaragay. Ang Marites ng Singapore si Dimas Ignacio, palagay mo marami siyang nahulaan? I'm sure, kasi alam na alam niya. Di bale, sa susunod, eto nga paano ba nating iraraos yung, ang dami nagre-request, kayo naman po, magbiyahe kayo ng mga Jutes at saka mga Ducks. Ay, parang mahirap kasing patunayan. Baka suntok ang abuti natin dyan Ang dami na reporters na naalala niya sa dahil dyan may hinabol pa eh. Buti sana kung Ducks lang, okay yun. Ipabor sa kanila yun. Pero yung Jutes kasi mukhang kabawasan sa kanila yun. Anong malay natin? Hindi naman ipinakikita. Correct. Mahirap at yan. At hindi natin nakikita. Hindi po, hahalukay po kami ng lakas ng loob. Di ba natin, basta. Di ba natin may isang reporter na... Hinabol. Halika rito, tignan mo. Ay, di ba? Gusto naman yung reporter. Ay, siyempre naman. Bait ako naman. Okay, nako. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan?
Heto na po, mga kachika, syempre, bago ang ating pahulaan, maraming maraming salamat po muna sa ating mga taga-suporta na hindi pinagbabago ng panahon. Ano man po ang nagaganap sa mundo, nandyan din sila. Tito Manny Garcia and Tita Norisky, welcome back. Salamat po sa inyo. Mariel, MMM of UK. JMB, ang naglagay na po ng alkansya sa CFM. Salamat, anak. At hindi laging nagpapahuli, Iram Lia. Na hindi na po natutulog. Miss Nogs. At syempre, si Rona Gayrial. Maraming salamat. Juris Dr. Channel. Magaling na siya. Ay, salamat sa Diyos. Si Lulu Malig, of course. And wating-wating and bahaw ng UK. Ang lamig na raw doon, winter na talaga. Sala. Sila po ang mga miyembro ng Tingalingaling Angels. At syempre, ang reyna ng Singapore. Andito diba? Siya. Oh, andito siya. Dumalaw sa amin. Bakit ko siya bibigyan ng Crocs? Sabi niya. Dibs Ignacio, salamat anak. Sabi mo muna ako, bakit kita bibigyan? Ay, ay ako. Nening Putot Gensoli. Nagkita sila sa LA. Oh, Nening Putot Gensoli and Joseph. Thank you. Katrina Karim. Naku, may alkansya din dito sa CFM. Ang akin pong mga pamangkin, Rene and Roma De Leon, na mga recruiters din ng SNN. Sobra. Salamat mga anak. Okay? At syempre, Catherine Beautiful Amos ng Rampadora ng Sydney. Maraming salamat. At Miss Cherry Bacus of EWB Lia Medica in Bangkok. At ang tangi mong partisipasyon. Siyempre, ang the most generous woman of all time, Doña Lily Chua. Saan na daw siya? Andyan siya actually. Tayo ang hindi naghahanap. Ayun na. Kasi ang dadamot naman kasi ng mga makina. Diba, Jet? Oh, buti pa si Jet. Alam niyo mga ganyan. Okay. Heto na po. Siyempre pa. Sino magbabato ng ating BI? Ito yun. Ayan. Sikikwento ko sa inyo kung paano nangyari, kung bakit nagkaroon ng chismis. Oo. Dito sa love team na ito. Oo. Yung isyong ayaw mamatay-matay. Oo. Nahiwalay na sila. Oo, kasi di ba may issue talaga na sila. Ay, siguro hiwalay na itong dalawa. Bakit parang nag-iiba na nang landas yung babae? Tapos yung lalaki parang nagsarili na rin siya. Puro yung pala, ito na. Siguro may kasagutan ang mga nagtatanong na yan. Kasi daw, ito daw yung madiraka nito ng female young actress na ito. Female na actress? Yung female young redundant. Female actress. Yung female actress niya ito. Female actress. Nahawa na. Young actress. Young actress na yung lang. Yung actress niya ito, masyadong pakialamera. Ay. Oo. Kanon. Oo, para bang... Ano sinasabi? Minamanduhan? Oo. Yung may mga chismis na... Uy, sabihin mo dun sa ano mo boyfriend ha, mo. Sa boyfriend mo ha, na mag-ano siya. Kasi masyadong ano yung pamilya nila. Siyempre, pag perang pinag-usapan, marami ng ugat yun eh. O maano na, siyempre sabi niya, tignan mo yan. Yung pamilya nila, nandun na lahat nakatira, nandun sa sambay. At siya yun yung gumagastos yun. May driver na yung nanay, may driver pa siya, may driver ang mga kapatid. Oh. Parang grabe. Pinakikialaman, nung Vienna to be. Ay, sa bahaw ba? Tapos mayroon pang pinakamatinding chismis na pinagsabihan daw ng nanay itong actress niya ito, na sabi daw, pagsabihan mo yung boyfriend mo, nakukunin niya, bawiin niya sa nanay. Yung alin? Ang Banco de Libreta. Ay, yun yung kanya dati. Libreta de Banco. Kasi ang bawiin, kasi baka gastusin lang ng pamilya. Eh, ba't nakikialam? Wala pa naman siyang pakialam dapat dun. Ay, purus kasi... Di ba naman asawa ng anak niya? Ay, oo nga. Ano daw ba ang dahilan? Purusadi daw, kasi baka daw pagka magtuloyan yung dalawa, baka mawala na ng pera yung kanyang boyfriend. Oh, eh ngayon, pinaghihirapan nung lalaki yun. Kaya dapat lang na mahalin ng pamilya, di ba? Kaya nga, itong nanay niya. Talaga kinukon. Yung blood item talaga kinukon. Siguro piniproteksyonan niya lang siguro yung anak niya. Hindi pa man. Hindi pa sila nagka... Paano pag nagkatuluyan, di ganyan na mangyayari. Malamay. Di ba? Ahawakan sa leeg. Ay, gusto underin yung... So talagang tuloy, wala na talaga sila. Hindi naman siguro, pero baka meron na rin mga ganyang... Usapin? Oo, diba? Bigyan mo nga kami ng clue tungkol doon sa girl. Nako, ito sa girl ito eh, ano to eh? Ano? May kasama siya nito isang artista na galing na si magandang ano magaling nanalo, magaling nanalo sa ibang bansa. Nakamakailan lang nagkaroon sila ng bad ba siya o good? Ayun. Siyempre good siya.
Ay, okay. Andali, ha? Oh, good. Yeah. Andali. Nag-iingat na siya. Kasi baka mamaya may sobre na naman. Buti sana kung ampaw yun, di ba? Sa pina. Kakaloka, di ba? Ayun, lalaki. Ano naman ang clue? Ay, yung lalaki nito eh, siyempre mahal-mahal yung pamilya niya. Kaya nga inaano niya yung pera eh. Yung bahagi talaga. Binibigay niya na dapat lang naman. Mm-hmm. Kaya nga tayo nagpapakamatay sa pagtatrabaho para matulungan ang ating pamilya na makaahon mula sa hirap, di ba? At saka yung lalaki, tignan mo ginawa niya. Nung kumita na siya, bumili ng lupa, nagpatayo ng bahay. Tapos, responsable. Diba, pati yung kapatid niya, tinaganuhan niya na para may titiran. Binigyan niya kaya ng kwarto mga kapatid niya doon o sariling kwarto. Mabait naman yung lalaki. Iwan tapos pakikialaman. Iwan ko ba yung nanay ng babae na ito? Tandaan mo to. May hihingi na naman ang address mo. Kasagot ka ba? Hindi. Sasabihin na naman. Kasi po yung telepono ko nasa loob ng bag ko. Ay, nako, nakakaloka talaga. So, merong katiting na nasisilip tayo. Ay, oo. Na dahilan. Kaya ngayon, matagal na natin kwentuhan ito. Oo nga. Bakit hindi na nawawala? Diba? Sinasabi daw, hiwalay na yung dalawa. Pero sinasabi ng dalawa na hindi pa. Binibigyan niya lang daw ng moment yung ano, girl. Babae. Oo. Pero ikaw, ano sa palagay mo? Palagay ko, hiwalay na ito eh. Kung pakialam niya rin yung nanay. Alam mo? Hindi ka talaga nagtatanda. Wala ka pa rin talaga kadala-dala. Okay! So, paano na? Anong dapat gawin? Mag-subscribe po kayo at mag-like, mag-share at pakisama na rin po yung Rommel Chica Network. Kasalamat po. Nako, Tito Manny Garcia, ewan ko na lang sa inyo ni Tita Norski pag hindi nyo pa nasapulihan. At syempre, Direk Beverly Burrell. Ay, Direk! Miss alam you. Din niya yan. Alam din niya yan. Mag-iingat ka anak dyan sa Toronto, Canada. And... at syempre, kunting research muna para sa mga address. I-hit nyo lang yung bell. Ano daw? Kunting research daw sa mga address. Hindi yung... hindi sa address ko, hindi yung ipapadala. Para magkaroon na, i-hit nyo lang yung bell, di ba? Sa mga address na yun. Nagahamon. Para magkaroon kayo ng mga bagong upload na videos ng ECNN. At syempre, ito yung sinasabi namin na, please, don't skip. At ang aming short, ito yung Showbiz Now na official. Ito yung supportahan nyo naman ang aming TikTok. Ano ang gusto mo? Guilty o dismissed? At syempre, parang... kasi may magpahiram sa akin ng ano, pampiyansa. Parang gusto pa niya. Di ba? Okay. So, naku Rommel, nakakatuwa naman itong issue na ito. May mga personal na hanas po si Wendell. Ako yung naligtasan ko na yan eh. Nakaraan na sa akin yan, di ba? At syempre, maraming salamat. Maraming salamat po nari and Wendell. Yes, maraming salamat, Tekris at Rommel. Ay, nako! Muli po, mga kachika, ikukwento po namin ang mga istorya na yan pagdating ng panahon. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Kami po ay, hindi po kami matatapos na magbalik sa inyong nang mas sarap na utang na loob. Thank you. Hanggang sa muli, dito pa rin po sa inyong programa, ating programa, at ito po ang Showbiz Now! Chismis! Chismis! Chismis!